Oy, nandito ako ngayon para ipakilala sa inyo ang mga hero na ating ginagamit sa tuwing tayo ay naglalaro ng Mobile Legends. Pero bago ko ituloy ito, sana ay sumuporta ka sa pamamagitan ng pagsusubscribe mo dito sa ating channel. Okay? Kaya tara at ating simulan at kilalanin kung sino-sino sila. Tara! Alright, unang-una itong si Mia. Hindi niya tunay na pangalan, pero kung tatanungin mo kung ano ang tunay na pangalan niya, sige, Mia na lang. Ibinato ang pana, walang bala, kapag yan umigkas sa kamay mo ay sasabihin mo isa pa. Isa siyang archer, babae, sexy, pero ang problema ay tumatanda na at namumuti na ang kanyang buhok. Kasunod dito ay oops, tumalon, nanigas, umikot, inampas, at huminga. Sana naka-face mask ka habang pinapanood ito dahil sa hininga nitong si Balmond. Si Balmond ay naging hero sa ML at ang kanyang kwento ay naghihigante siya dahil sa karumaldumal na nangyari sa kanyang ina. Totoo yan. Kasunod ay itong si Saber. Magaslaw pero alam nyo ba isa siyang produkto ng isang invention noong 1718. Pero hindi masyadong nagagamit ang hero na ito dahil sa kailangan pa itong palakasin ni Munton. Yung tipong pag nag-ulti siya, lima ang tatamaan tapos yung unang skill niya nakakastan ng kalaban. Oh, ayan, Munton. Idea na yan, ha? At ang kasunod ay si Alice, isang manananggal na may hawak na bolang kristal. Pero tingnan mo ang ganyang pakpak parang nanggaling sa paniki. Si Alice ang sinasabi nilang pinanggalingan ng virus, pero joke lang, huwag ka masyadong seryoso dyan. At ito naman si Dana, ang isang miyembro ng Pokemon. Siya ay nag-retire sa pagiging Pokemon at nag-apply sa Mobile Legends para maging hero. 3 flat ang height, kulay pink na buhok at may mahabang buntot kung saan may hawak-hawak pang sandata na mas malaki pa sa kanya. Ito rin yung hero na may skill na tinatawag na Molina na mag-aantay ng forever niya. Pero dahil walang forever ay kapag walang dumating ay kusa na lang siyang aalis. At kasunod nito ay si Tigreal, na nagwawala o makatama ka, sinaksak mo pa yung sahig, baka masisanti ka ni Munton, at tanggalin pansamantala katulad ni Kimi at Sask na nakasira din ng sahig. Si Tigreal ay malaking tao, matino at may magandang espada, pero ang kanyang pananggay hindi kaaya-aya. Dagdag impormasyon na siya ang nakakatandang kapatid ni Fanny. Nothing lasts forever. We can change the future. Kasunod nito ay isa sa crush ng mga hero sa ML, walang iba kundi si Alucard. Alam nyo ba na itong hero na ito ang isa sa kinatatakutan noon dahil sa bilis ng pagtaas ng kanyang buhay? At siya ay umalis sa kanilang kaharian para hanapin ang kanyang mga magulang. Kaya kung makikita nyo ang kanyang mga magulang ay nandito ang mga picture ng mga ito at ipagbigay alam nyo na lang sa kinauukulan. My pleasure. At ang kasunod dito ay ang nagpauso ng Tsunami Walk. Tama ka ng iyong nalaman. Hindi si Catriona ang nagpauso kundi si Karina. Gusto nyo ng sample ng pangmalakas ang Tsunami Walk? Heto, panoodin nyo. O diba, Catriona pa rin ba o Karina na? Comment down below kung nakapag-isip ka na, charot. Pero wag ka. Alam mo bang si Karina ay isang traitor na tumaligod sa kanyang mga kaibigan kaya ekis ka na sa akin, ye. At ang kasunod ay ang lasinggerong si Akai. Parang ito yung lasinggero mong tatay tapos pag hiningaan mo ng pang-load sasabihin niyan wala na. Sa sobrang katakawan niyan sa alak yung tiyan niya hindi na niya alam kung saan pa patungo. May dalang kahoy, nakasombrelo at teka. May palaka sa kanyang ulo. Alam mo ba na yung palaka na yan ang ibinabato niya sa kanyang mga kalaban? Ganyan tayo eh. Tayo na nga ang hindi iniiwan tapos ikaw pa ang pagtutulakan. Ouch! At ang kasunod ay parang ang tito mong mainitang ulo na si Franco. Ito naman yung hero na hihilahin ka palapit sa kanya tapos sasaktan ka lang pala. Ouch again.
hinok niya ang isang baol na naglalaman ng... Oh, kay Thor yan, diba? Ay, hindi pala. Pero alam niyo ba si Franco ay tagapagtanggol ng kanilang lugar para hindi ito masakop? Lagi niya rin kay Inuman si Akai. Wait for it. At ang kasunod ay si Bruno, isang soccer player na nagretiro para maging isang hero. Magaling mag-freestyle at nagpagupit kay Gusion at sinamahan ng Blondie na kulay. Pero alam nyo ba may sekreto itong si Bruno dahil natanggal ang kanyang dalawang paa noong niligtas niya ang kanyang kasintahan. Pero ginawan siya ng peking mga paa ng mga doktor na nakakilala sa kanya dahil sa kabayanihang ginawa para sa kanyang nobya. At ang kasunod ay si Clint. Dalawa ang kanyang bangbang, kaya minsan, naiisip ko sa kanya siguro kinuha ang pangalang Mobile Legends, Bangbang. Pero malimit niyang tinatago ang isa sa kanyang bulsa at isa naman sa balikat niya. Kaya kapag biglaan ang pagpasok mo sa kanya ay hindi kanya agad mababaril dahil dudukot pa siya. Si Clint ay tagapagtanggol sa katilang lugar, katulad ng mga magdanakaw, pero hindi siya isang pulis. Gusto niya lang, bakit pa? Sinundan ito ni Rafaela na isang diwata. Malimit niyang sinasabi na hearing prayers. Kaya hiling ko ay lumakas ka na para magamit na ulit kita. Yung tipong pag-heal mo, puno agad ang buhay tapos walang cooldown. Alright. Pero may napansin ako dito kay Rafaela. Kung titingnan mo ang pakpak niya ay hindi ito nakadikit sa likod niya. Scam ka munton. Kaya dahil dyan gagawa tayo ng hashtag idikit ang pakpak ni Rafaela. Kasunod niya ay si Eudora na pinanganak sa kidlat. Mahirap maging tropa ang hero nito, baka magulat ka na kuryente ka na pala. Minsan napapaisip ako paano kung palakasin ulit siya at lima na ang tinatamaan ng ulti niya. Tapos yung stun niya lima rin ang tatamaan. Ayos, di ba? At ito si Xylong na dating manok na naging tao pero naiwan pa rin ang kanyang palong. May panundot na talaga mapapapikit ka sa sakit. Sa tilos ba namang yan na ba'y talagang mapapaaray ka? Isa rin to sa dapat palakasin ni Munton, yung tipong pag nag-ulti siya ay lumalaki katulad ng Lord tapos sobrang sakit ng damage. Sa mga hindi nakakaalam, si Xylong ay anak ng isang dragon, pero di ko mahanap kung may minana ba siya sa tatay niya. Sinundan nito ni Fanny, ang haba ng legs kaya nagmumukhang mataas ang kwet. May apat na espada pero wala akong makitang tali. Saan kaya niya ito itinatago? Pangarap niyang makalipad ngunit wala siyang pakpak. Kapatid niya si Tigreal kaya kapag ginamit mo, sa rank silang dalawa ay makikita mo sa rank game silang dalawa. We can do it. Nandito rin ang hero na nagturo sa akin kung paano mag Mobile Legends at siya nga ay si Lola Layla. Pero alam nyo ba na nakakaawa itong si Layla dahil pangarap niyang maging isang mage ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ama. Pero ako pinayagan ko ito at ang build ko sa kanya ay para sa mage. Respect sa pangarap ni Layla. At ang panghuli pansamantala ay si Minotaur, isang kalabaw na nagsawa sa kakatrabaho sa bukid. Kaya nag-apply bilang isang hero sa ML at pinayagan naman siya ni Munton. Sa isang kondisyon, magbubuhat naman siya ng mga core heroes. O diba, wala ka pa rin ligtas. Kung ako sa'yo, balikan na lang sa bukid. Mainitin ang ulo nitong si Minotaur at parating masama ang tingin sa kahit na sino. Kaya delikado kapag nakasulubong niya si Akai sa daan na parating lasing. At marami pang hero ang dapat nating ipakilala sa inyong mga kabatang. Ngunit kailangan ko munang alamin ang inyong mga saloobin sa video na ito. At dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento tungkol sa mga heroes na ating ginagamit sa tuwing tayo ay naglalaro ng Mobile Legends. Hanggang sa muli, ito nga pala ulit ang inyong Batangueño gamer na si Inspi na nagsasabing kapag S5 ka, abay mag-tank ka. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Big time. Mwah!